tingnan natin si PCX na pinaporma. Ito yung isa sa pinakabago na 150cc ng Honda. Si PCX. Okay, so pinaporma ito. Mapurma na nga, pinaporma pa. Nilagyan ng cross guard. Okay. Tapos nilagyan ng 47 liters na top box. Ayan. So mas lalong pumurma itong si PCX ng Honda. Well, kung ang performance itong pag-uusapan, masasabi ko na all-terrain itong PCX, all-terrain siya. In other words, pwede siya sa patag, pwede siya sa akyatan, sa kanyang timplada. No, okay siya, pino, as usual sa mga Honda, pino yung kanyang makina. At sa arangkada at saka sa dulo, mayroon na siya. So, na-master na yata ni Honda ang paggawa ng mga CVT na motor. At ang issue lang dito talaga sa PCX, at yun din ang sabi ng maraming mga PCX users ay yung may tendency yung kanyang CVT or panggilid na mag-drag, particularly pag medyo paakyat tapos mababa sa 30 kilometers per hour yung takbo, medyo nagda-drag yung kanyang panggilid. At sabi ng mga PCX users ay parang normal daw at pwede raw i-upgrade doon. Pero supposedly, kung akong tatanungin, dapat hindi, no? Kasi sa presyo niya na 130 plus thousand or 133 yung pinakalitis na presyo niya, eh dapat hindi. Dapat perfect na yung timpla ng CVT ni PCX. But sa kanyang power, no? Malakas talaga itong si PCX. Halos kon din, halos pares lang sila ng mga ibang branded na motorcycles. Okay? So, later on, papasyal natin si PCX at ipakita ko yung kanyang performance sa kalsada. Pero garantisado ito. If you're looking for a scooter, big scooter na maporma at pino yung kanyang tunog ng makina, then isa si PCX sa most recommended na scooter big bike. Okay, so thank you for watching once again. Sa pagdadrive natin ng motor, huwag kalimutan ang mag-ingat, and more importantly, huwag kalimutan ang manalangin upang kompleto yung ating kaligtasan sa kalsada. Okay, so once again, thank you very much and God bless us all. Keep safe sa pagdaride, mga paps, mga sirs at mga madams.